We are Monitas! Yahoo! Again, mga ka-trip. Ngayong video na to, magse-celebrate tayo kasi na-monetize na ang trip ni Mark and Des. So, ang gagawin natin is magmumukbang tayo ng mga barbecue. Sa tulad nito, hito at bangus. Barbecue at isaw. Siyempre, dapat samahan natin yan ng anong gulay, kamatis at talong. At ang sawsawa natin ay bagoong. Bagoong na may sili at kalamansi. Siyempre, hindi mo hawala ang isang beer dyan. Isa lang. Konting kanin lang. So, yun. Simpleng salo-salo lang. Sikain ka ng beer, magutom ka na. Tsaka ano, pag-usapan din natin habang kumakain tayo, pag-usapan natin paano tayo nagsimula sa YouTube. So, ikakwento na rin namin habang kumakain kami. Paano kami nagsimula sa YouTube. So, actually, yung trip ni Mark and Des na channel, nag-start ng 2012. Tapos ano, 2012, mahilig lang talaga akong gumawa ng video din ng trabaho. Tapos, ina-upload ko lang yung mga kung ano-anong video lang. Tapos may in-upload pala ako na yung Pasko ba yun? Pasko? Ay, hindi. Christmas Eve. Pumunta kami sa yung revolving restaurant, yung Atmosphere 360. Ayan, makikita niyo yung video dyan. Atmosphere 360 sa na revolving restaurant sa Korea. Yun, hindi ko napansin yun, in-upload ko. Hindi ko napansin na umabot na pala ng 6,000 views. Okay. Hindi namin napansin yun, wala lang. Lately ko lang napansin. Tapos, mga 2015-2016, nag-upload ako ng cover songs na nasa Malaysia to Thailand. So, si Mark ay kain lang ng kain at ako lang naman, gano'n naman ang ano namin eh. Gano'n naman lagi role namin, kain, ako ang kwento. Yun, tapos, yun. Netong ano, ECQ, syempre most of us, yung mga small YouTubers, nagsimula tayong maging active sa YouTube nung ECQ. Hindi, kain mo na ako. Sarap, grabe. Sarap. Sige, bakit subo ko kwento? Nung ECQ, nung May, kasi kasagsagan siyempre ng ano, ng umutok yung COVID, di ba? Yung friend ko na si Kathy Robles, shout out to you, Kathy! Kampay! May ano siya, may pinost siya sa Facebook yung basic necessities in urban areas during this. The ECQ, nabasa ko yun? Oh, ang haba. Di ba ang haba niya, pero ang ganda ng laman. Ang haba, kasi economist yun eh, yung friend ko na yun. So ang haba ng sinulat niya. Sabi ko, pero binasa ko naman. Sabi ko sa friend ko, kami ko Kathy, gusto mo gawan ko ng video. Eh kasi wala akong ginagawa, walang pasok nun eh, di ba? Nasa bahay lang kami. Sabi ko, gawan ko ng video, kung okay, sabi niya okay, so ginawa ko ng video. Tapos, kasi nga may mga taong, sabi ko para dun sa mga tao, kasi maganda nga yung sinulat niya, yung article niya sa Facebook, maganda. Sabi ko, meron kasi mga tao na hindi babasahin niya, tamang magbasa, so gawan natin ng video, yung ginawa ko ng video. Tapos, yung views niya umabot ng 96 views. Para sa iba siguro yung mga YouTuber dyan, maliit lang sa inyo yung 96 views. Pero para sa amin na nagsisimula, wow na sa akin yun, diba? So yun, nakaisip ako, gawa na ito ng mga video, wala naman akong ginagawa sa bahay. So kain mo na ako. Ganyan yung first video ko nung ECQ. Isaw! Yan, nice views. Tapos? Ang dali. Tapos, yung cousin ko, nanalo ng 96 views ngayon kay Kathy, no, na natuwa ko. Sabi ko, parang ang sarap gumawa ng video. Nag-isip ako, ano ba yung mga i-upload namin? Kasi,
Pero yung channel namin, meron ng mga ano, meron na yung mga videos ng travels namin before. Kaya lang, hindi pa namin masyado pinapansin yung views o yung subscribers. Wala lang, upload-upload lang. Eh, nung nag-96 views nga yung ginawa ko for Cathy, yung sa article niya, sabi ko gawa ano kaya. Pero hindi naman tayo makatravel, so ano. Eh, yung pinsan ko nanalo ng online essay writing contest, yung title na ano niya is, sinulat ko, God's Word is Not Bound. Ang ganda din ng paggagawa. Sabi ko sa pinsan ko, yung may cousin from Cotabato, sabi ko sa kanya, gawin ko ng video yung essay mo, yung nanalo siya, nanalo kasi siya ng sa essay, online essay writing contest. Sabi niya, sige ate, gawin mo. Nung ginawan ko, umabot ang 300. Umabot ang 300 plus views. Siyempre, natuwa ako, no? Tapos, dun na kami nagsimula, tumingin sa ano numbers namin. Ha? Subscribers natin, dumadami. Tapos, di yun, nag-upload na ako ng mga inspirational. Tapos, May nga, mga May, no? Gumawa ako ng video for Mother's Day, yun, dumami din. Tapos, may palukangan, ano, dumami yung subscribers natin. Anong ginawa? There's some, ano, may... Isang beses, di ba sikat na sikat siya, no? Si Francis Leo Marcos dati, yung payaman challenge niya. So nakita ko, nakapasok ako sa isang beses sa live niya. Tapos lagi niya pinopromote doon yung, oh sige, mag-sub to sub kayo dyan. Sabi ko, anong sub to sub? Tapos tinitingnan ko, ah okay, meron silang, gumagawa sila ng isang ano, ng isang chat room. After nung LS, magsasub to sub sila doon. So pinasok ko, tinry ko lang. So pag ganun, ano, nakarami ako noon, siguro mga naka-20 ako noon isang gabi, naka-20 sub ako noon. So sabi ko, okay to ah, ganito lang pala kadali kumuha ng sub. So ginawa ko yon. So after doon, siguro mga 2-3 days pumapasok ako doon. Nung nag-search ako sa YouTube ng sub to sub, lumalabas yung, ano eh, ibang bansa eh. Tapos meron ako nakitang isang small YouTuber na nag-e-LS ng umaga. Yun, nagla-livestream siya ng umaga. Pinasok ko siya. Doon ako nag-start talaga. So na shock. hanggang araw-araw, bali, mga ganun din, araw-araw. Hanggat sa nakuha ko yung 1,000 sub in less than 3 weeks. Ganun ang ginawa so, ko. So, pasalamat pala tayo kay Leo Francis Marcos na nakakulong. Hindi, kasi na ano eh, na yun yung talagang start ng YouTube namin. Ganun. Yung sub to sub. So, hanggang ngayon, so, nung nag-LS na kami, bunda na ba tayo sa nag-LS? Kasi si ano yung pina-open din ni, sino yung kaibigan mo na pina-open niya yung comment section? Napansin niya nag-YouTube tayo? Oo, kasi hindi pa namin alam yung comment section. Meron kaming, shoutout pala sa'yo, Darwin Madrigal. Ito si Darwin Madrigal. Subscribe niyo rin yung channel siya. Dada Madrigal. Subscribe niyo rin yung channel niya. Sa, barkada ko siya, teammate ko siya sa basketball sa Singapore. So, tinuruan niya ako kung paano... gawin ang pag-YouTube, ganun. Pina-open niya yung comment section. Tinuruan niya kami, ganito lahat, ganyan. So hanggang sa ganun. Tapos inad niya ako sa grupo pala ng SCC, Singapore Content Creator. Yan, Singapore. Inad niya ako. So yun, inad niya ako doon. So ganito pala. So tinuruan niya ako paano. Hanggang sa nakukuha na rin namin. Hanggang sa naging 1,000 na kami. Tapos yun nga, nag-start na kami mag-livestream. At first, nahihiya pa ako talaga sa live stream. Yung first namin na live stream, ang viewers namin, siguro marami ni 4, 5, ganun. Kilala pa namin. At saka si mama ko, tsaka mga kapatid ko, nanonood din. Kasi sabi namin, wala mga kayo ginagawa, panoorin nyo kami. Hanggang sa nagmukbang pa tayo, para kunwari may gagawin kami nung first namin ni LS. Dali. Tapos. Mukbang yun! First live stream namin, mukbang din. Chicken wings mukbang. Eto, panoorin nyo. Ayan! So, yun. Simula nun, hindi ako tumigil eh. Kahit pakonti-konti lang yung views. Halos dumami nga yung live stream namin eh. Kasi, di naman talaga ako nag-live stream na sobrang tagal. Kasi napapagod talaga ako mag-live stream. Pag umaabot na ako. Siguro mapapansin niyo ako pag umabot na ako 3 to 4 hours, nabubulol na ako. Well, 3 to 4 hours, first hour nga lang, bulol kami. So yun, kaya talaga natagal lang kami.
Kasi pinakamatagal ko is 4 hours. 4, minsan na umabot ako ng 5 yung talaga maraming. So hindi ako tumigil. Diretso-diretso lang, kahit wala akong viewers. Diretso-diretso hanggang sa dumami na talaga yung viewers ko. Bali, ang total na live stream na ginawa ni Mark namin before kami na nakaabot dun sa requirement na WH is mga around 80 live stream, 80. So, aside from dun sa mga live stream, syempre, panay din ang upload ko. Nag-upload kami ng twice, at least twice a week. Nag-upload ako ng mga, kasi nga, ang time na yun, mga around May and June, wala pa naman masyadong pasok. Gumawa ako ng mga webinars kasi yun din yung gusto ko, yung mag-share ng mga knowledge. Gumawa ako ng mahabang webinar, yung tag-isang oras, yung how to live stress-free, tsaka yung how to cut out negativity, yun, maraming views din yun kasi parang napapanahon din, di ba, na maraming na-stress. So, yun, medyo effective din yun. Tapos, pag wala kami, di ba, sabi ko, kailangan mag-upload tayo aside from the live stream. So, nag-upload ako ng mga music, yung pagpatulog. So, napapanahon din kasi syempre, yung iba, nakaka-experience ng anxiety and stress. So, sabi ko, baka makatulong sa kanila yung mga stress music. So, yun. Mga anim siguro na mga mahahabang music, yung 1 hour, 45 minutes, 30 minutes, yung mga pang... Ay! Pardon sa mga hindi naiintindihan yung pinagsasabi namin about WH. Si YouTube, sa YouTube kasi, para dun sa mga... para makapag-apply ng monetization, ang requirement ng YouTube is 1,000 subscribers, at least 1,000 subscribers, at 4,000 public watch hours. So within a year yon. Pero sa amin, sa awa ng Diyos, nakuha namin May, June, July, August. Mga around 3.5 months lang namin nakuha yung 4,000 watch hours na yon. And yon, August 22, which is 1 week ago lang, nakita na namin na na-reach na namin yung requirement, nag-apply agad ako. After, kasi Saturday yon, so after 2 days, August 24, yun, na-approve na yung application namin for monetization. Congratulations! Dahil dyan, kain tayo ng isaw. So yun, so yun nga, na-monetize na kami. So maraming salamat sa mga nagsusupport sa amin palagi. So, pasalamat na siguro tayo din. Sige. First, pasalamatan namin yung mga family namin, relatives and friends na sumusuporta sa amin. Kahit minsan nakukulitan na siguro kayo sa amin sa kaka-forward namin ng message sa inyo, kaka-forward namin ng video sa inyo at kaka-tag namin sa inyo sa Facebook. Pero maraming salamat lalo na kay Mama, kay Dandan, kay Kiting, at sa iba pa namin mga families na nagsusuport sa amin. Siyempre kay Lord, siyempre nibigyan kami ng lakas para makapag-livestream ako. Tsaka sa, di ba sa edad namin ito, ngayon pa kami nagsimula ng ganito. Kasi nga, syempre, para to keep our sanity, ika nga is dahil wala naman kami masyadong ginagawa sa pandemic na ito. So, nakatulong din si YouTube actually, na na-preoccupy kami, na busy kami ni Mark na, lalo na pag weekends, wala kami ginagawa, or sa gabi, wala kami masyadong napupuntahan. Yun. So, maraming salamat sa mga sumuporta sa amin, at lalong-lalo na sa mga small YouTubers din, hindi na namin kami mention marami kayo, sa mga small YouTubers din na naging friends na talaga namin, na masasabi ko talagang naging friends, sumusuporta talaga sa amin, naging organic friends talaga sila. Super nakakataba ng puso yung mga sa iba't-ibang dako ng mundo, no? Ang dami tayo mga Pilipinas sa iba't-ibang countries, no? Na sumusuporta sa amin ni Mark, na nakilala lang namin sa YouTube, nakilala lang namin sa live stream. Naging sponsor sa amin minsan, at ngayon talaga mga tunay na kaibigan na matuturing namin talaga. So maraming salamat sa inyo. Umpisa pa lang ito, so marami pa tayong mga gagawin. At naumpisahan na natin di ituloy-tuloy na natin, Mark, diba? Tama. Yun. So yun, yun nga, maraming salamat din na namin iisa-isa. Alam nyo na kung sino kayo. Sa munting celebration na to, nakakasama namin kayo. So, yun mga ka-trip, maraming salamat sa panonood ng video na to. So, kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ring nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa aming mga next video. So, hanggang sa susunod na video namin, mga ka-trip, see you next time. Stay safe, stay healthy. God bless. Bye! Kampai!